pero hindi kinuha yung palig ni Carlo Aquino. Baka kuya, sa ibang pa-interview, hindi kayo. Kuya Kimachenza, wala na po. Ha 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 ha. May nilalang din na siya. Ha 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 ha. Hindi nag-effort na lunukin ang fried chicken para kay Tisay. Ang taba naman ni Ria Akaydi para kuning calendar girl ng White Castle. Karaniwan daw na nangyayari na kapag galing sa broken family, may pagre-rebelde sa panig ng anak. Umalis ko sa bahay talaga. Dahil? Oo, oh, nagalit ako ng matagal. Kaya isa lang din talaga laging tanungan nga. No, ba't ganun ni daddy? Ba't ganun ni daddy? Kailangan mo yan, may tinamang kuya. Ako, sadali. Alam mo, kabisado ko sulat mo. Hindi mo sulat yan. Oo. Hindi mo sulat kamay yan, Brenda. Meron po yan, tinamang kuya. Hello mga ka-ate, ito po ang inyong mga linggo. Ito po si Mama Doy! Ito po si Ate Brenda! At ito naman po si mga ka-opan ng Ocean Media. Ano mga ba? Ang lagi inyong hinihinig sa amin! Ay! Itchy ka mo na! Nakakaloka, bago ang lahat. Nabuti ang ano, no, ang tatag mo rin, ano? Ang tapang mo, talagang pumasok ka. Diba? Hindi ka talaga naapektuhan ng mga bashing. Parang siya na yung ano, most powerful backers. Oo, diba? O, ikaw na, ano, ikaw ang most powerful, ano siya. Oo. Backup singer. Backup singer namin siya, no? Hindi, actually po yan. Nagpukit na kami ng mga bashing po. Ha? Opo po yan. Hindi nga! Totoo ba yan? Totoo ka mamalaya! Huwag na magkain ko mamalaya! Totoo kuya! Totoo ba? Sige! Ano nga yung nakalagay dyan? Pasa? Yes kuya! January 23, 2023. Oh! Oh! Last January 22, 2023, around 10 PM, nasa bahay ko ako. Pumunta po ang mga bashers ko. Nag-apologize ay nag-sorry na po ako sa kanila. Konting kwentuhan at sinabi nila po sa akin na okay na po yung mangyari. Okay na po kami. Ah, so yun naman pala. Oo. Okay naman na pala kayo, ha? Hindi ba? Hindi ba ako tapos kuya? Meron pa. Meron pa mamaloy. Ibang tingali ko mamaloy. Pinagpapasalamat ko na lang po na hindi ko po birthday. At least walang nag-regalo sa akin ng cake. At saka po yung ikon na kuya. Ha? Ako, sadali. Alam mo, kabisado ko sulat mo. Hindi mo sulat yan. Oo. Hindi mo sulat kamay yan, Brenda. Meron po yan, firma po yan. Sulat kamay ko yan. Tignan. Oo. Firma po yan. Kaya ako ipag-ipirma, hindi mo firma. At saka, Brenda, hindi ko to. Hindi ka gumagamit ng last at saka yung around. Gamit ka niyan? Nakakaloka. Oh, anyway, yung mga bashers sa atin, we really cannot please everybody. Opo. So please. Oo nga. Diba? Eh, kung may mga na-comments tayo na nababasa dito, yes, na bias kami, na galit daw kami sa Gonzaga family. Yes, bitter daw tayo. O bitter daw kami, hindi po. Pero kung ipipilit niyo po yung gusto niyong paniwalaan, edi ko, wala naman po kaming magagawa. Ngayon po, iritang-irita na po kayo sa akin. Aba, eh, syempre ang concern namin dito, yung inyong mental health. Pwede niyo po kami i-block. Oo, kasi pag minsan pa namin makita yung mga pangalan nyo, kami na in-offline nyo. Ha? Napahirap ba ng cake? Galit ka na naman. Diba? Hindi naman natin pwede ipilit sa inyo po yung mga hindi po nagkakagusto sa amin. Yung gusto nyo marinig na balita. Okay. Eh, kung nakikita naman po natin, talagang hindi naman punong-puno yung araneta. Oh, although maraming tao. Oh, madami. Diba? May mga bakante naman po kaming mga silya na ipinakita. So, ibig sabihin, may resibo din naman po. Tama. Diba? Ngayon, kung ipipilit niya na bias kami, ganyan-ganyan. Pwede, sige po, bias na kami. Happy? Diba? Kung ipipilit niyo na
bitter kami. O di sige, bitter kami. Happy na. Gusto namin happy kayo. Ha? Pag-ganon kami yun. Ngayon, kung ayaw nila sa amin, eh, ilipat kayo. Ang dami-dami pwede magawa. Oo, alam nyo, ang aso na gustong manganga, hindi natatakon. Ah. Di ba? Ano masasabi mo doon, Brenda? Makakagat na si Brenda. Magbabalita na po kami. O kasi sabi nila, hindi raw natin sila tinitigilan. Eh, yun naman po kasi ang issue. Yun ang pinag-usapan. Anong gusto ninyo? Ipagita namin kung saan binalil si Rizal. Eh, entertainment news pa tayo. Ito yung iba naman. Ayaw na ako. Ayaw na wala na. So, tapos na yan. Paraos ng concert. Successful naman. Diba? Hindi lang kanilang sinasabi. Successful. Pwede dapat matuwa na rin kami. So, tuwa-tuwa kami dyan. Sa totoo lang. So, parang at least nagbubukas yan ng pinto sa mas marami pang concerts para sa mga performers, sa mga singers natin. Diba? Para nanonood talaga yung mga tao. Kahit kaya nimigay yung ticket, kuya? Okay na kayo eh. Okay na kayo, Brenda, di ba? Gusto, hindi ka bang mapapagod gumawa ng sulat? Mamahit ito ah. Bakit? Pinipirmahan ko lang naman. May ibang sulat sulat? Ayoko na. Anyway, magbalita naman tayo ng iba. Sige na. For a change. Kasi baka akala nila yun at yun din. Okay. So, yun nga. Doon nga sa concert ni Tony Gonzaga. Ha? Hindi. Kasi biniro daw ni Alex Gonzaga. Na? Itong si Tony. Na medyo malaki yung balakang mo, ate. Parang ganun. Ay! So, mananalo ko sa pistahan, eh. Pag umamin si Tony, nabuntis siya. Ayun na nga. Hindi kaya nanangarcastic lang kaya siya? Kasi nga, di ba, may mga sarcasm sila dun sa mga spills nila. Oo, na siguro yun ang nababalitaan nila na ang balita ay punti si Tony. So, parang sinasakyan lang ni Alex. Or pwede rin naman totoo. Pwede rin totoo. Pag totoo yan, ako talo po ako. 30,000. Kasi ang dami rin nagsasabi na, di ba? Medyo... ano, bumabakat yung Puson area ni Miss Tony Gonzaga nung concert. Naku! Eh, wala naman, Diyos ko, eh, wala naman yung issue doon kung magbuntis si Tony, asawa siya. Kaya nga po, diba? Wala naman yung issue doon na, ang issue dito kung sino man nanalo sa basta namin na. Yung mga loob na pa. May mga nagko-comment din. Nagbabasa ko kami mga comment. Mm-hmm. O, katulad dito, may nag-comment. Bakit ko raw hindi kinuha yung panig ni Carlo Aquino? Ah, dun sa interview mo kay ano, Trina. Yes. Daw, hindi man lang daw ako nag-effort. Nag-effort po ako. Mm-hmm. Pagkalabas po after 2 hours ng aking panayam kay Trina Candasa ay nag-DM po ako kay Carlo. Ha? Huh? Kasi nagtatry ako. Sabi ko magtatry lang ako kung pwede kitang ma-interview. Sumagot na eh? Ayoko. Ano sabi? Pabalang-balang. Ha? Joke lang. Joke lang. Oo, hindi. Sumagot. Sabi ni Carlo, pass muna daw siya. Hindi daw muna siya mag-i-interview. So, naiintindihan ko naman at tanggap ko naman yun kung ayaw magpa-interview ni Carlo. Siguro gusto niya nang manahimik or wala rin naman katapusan kung magsasalutan sila. Hindi ba? Kuya, hindi siya pa-interview. So, ibig sabihin, tama yung mga akapasyon. Ay, yung mga akapasyon? Wala naman siyang patawag na imbitasyon. So, yung sa akasyon. Ano ba? Ano ka? Ano ba? Akusasyon! Alam mo, nagbago lang ang ano mo? Alam mo. Akusasyon. Hindi naman siguro. Siyempre, bilang lalaki din naman, ano? Bilang lalaki, siguro respeto na rin niya dun sa nanay ng anak niya na huwag nang sagutin. Kung totoo man yung mga sinasabi ni Trina patungkol kay Carlo, si Carlo naman makakapagsabi kung totoo yun. Baka kuya, sa ibang sumapa-interview, hindi sa'yo. Alam mo, kung sino man yung lumawa ng sulat mo, mag-usap tayo. Tapos bukas,
Inatipo sa inyong sulat, pag-irmado mo. Oh, ano kalagay? Ha? Ano kalagay? January 24. Oh. At around 98. Oh. Nag-usap na po kami ni Kuya Ochi. At okay na po kami. Nagkaroon po kami ng konting kwentuhan. Oh, na? At iniimbita niya po ako sa mga akusasyon ng buhay. Ha? Ay, okasyon. Akala ko nakalagay dun, ano, last day niya na yun. Oo. Matangako po ako kay Kuya na hindi na po ako sasabat. Naku, kaya niya ba yun, Nay? Oo. Na hindi na siya sasabat. Uubo lang po. Ba't ba yung naubo ka? Ano ba yung nakakaloka? Ano, wala lang kinahinat ng kukyo? Si Carlo nga, kasi Nay, diba? Hindi ako nga si Carlo, so okay lang yan. Pero Kuya, sa yung movie niya with Barbie Perian, yung I Love Lucy, flop daw yun eh. Ha? Flop? Ano mo naman nalaman? Kasi nga mamalo, sinabay ng interview ni Kuya kay Karina. Oh. Kaya nag-turned off yung mga tao. Alam mo? Huwag mong ibintang doon, ano? Oo! Kung napakaganda talaga ng promo, ng marketing, ng pelikula, tatapunin naman yan. Kaya nga lang, sa mga panahon ngayon, talagang after the Christmas season ng film fest, parang tinamad na naman yung mga taong pumunta ng mga sinihan. Mukha nga na eh. Kasi even yung mga foreign films, di ba, hindi rin ganun ka-super blockbuster. So, kailangan talaga mag-magic ang mga sinihan. Siguro, ibaba niyo naman ng konti yung sinihan. O kaya mag-buy one, take one. Iba kaysa naman nabablanko yung mga katabing upuan, di ba? Tapos ginaw na ginaw yung mga tao kasi mag-isa lang sila na nanonood doon sa scene. Baka pag weekday, gano'n, may promo, di ba? Parang buy one, take one na. Pwede na eh. Oo. Kasi kung hahatiin mo lang yung 350 kunwari, tapos 170 pa. Eh, hindi mo pa rin maaano. Hindi mo pa rin maiimbita yung mga tao. Kailangan talaga, buy one, take one every Monday and Tuesday. Oo, ganun. Oo, ganda yun ha. Around 10 p.m. Ano din ganun? Sigula. Baka mamaya bago pumasok, pipirmahan din ha. Anyway, ayan. Basta tayo ay hindi naman galit sa atin si Carlo. Okay. Huwag naman importante. O, tsaka wala naman akong pagsapat na magaganap to sa panayan ko. At tsaka maganda na, in-open mo rin sa kanya na open ang OGDS Inspires. Exactly. Sa panig niya, di ba? O, ting fair din naman tayo. Anyway, basta iintay pa rin natin, baka sakali. Baka mapagbigyan tayo ni Carlo, di ba? Yeah. Oh, it's one night time man. Hoy! Tatago ko talaga ito. Wag mo matawan. Bumumulwa. Alam mo yung investment mo ba yung plema? Yung investment yan? Huwag mo na mainuwasan, bre. Ay, speaking of investment time. Oh, itong si Miss Pokey. Binabalaan yung publiko. Kasi nga daw, di ba, yung negosyo na... Alam ko binabalaan ang p***o. Di ba, narinig ko po? Oh, binabalaan ang p***o. Publiko! Sorry. Ano? Scam daw ngayon kasi nga umu-order pa rin daw nung ano sa Pokely. Yung Pokely kasi Pokwang tsaka Lee O'Brien yung kanyang partner dati yung tatay ni Maria ng aking inaanak na birthday nung January 18 happy birthday inaanak. Pero ito nga binabalaan niya kasi marami pa rin daw na i-scam. Wala na raw yung Pokely. At teka, ano ba sabi ni Pokwang doon? Eto na yun, nag-post siya, sabi niya, paalala!
One year na wala ang Pokley Food Products. Sarado na po ito. At huwag na po kayo mag-message or umorder ng aming produkto sa Messenger, sa Shopee at Lazada. Dahil ibang brand po i-deliver sa inyo. Please! Sabi niyang ganon. Magbasa kayo tapos magagalit kayo kapag na-scam kayo. Matagal na wala yan po. Mamang Pokwang's Gourmet na po ang aming produkto. Yan po ang legit now sa FB at IG po. Maraming salamat po. Grace. Ha? Po. Ha? Alak ni Logie. Po? Tapos? So ayan, biglang nag-message si Kuya Kim. Nay. Kuya Kim, ano sabi? Oo, sabi niya, pa-order ng Pokli, mamang. Sabi nga nun. Ay, sumagot si Miss Poko. Ay, makabog. Anong comment naman niya doon? Sabi niya, Kuya Kimachenza, wala na po. Ha, 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 ha. May nilalang din na siya. Ha, 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 ha. Hindi nag-effort na lulukin ang fried chicken para kay Tisay. Ay, nay, parang consistent to doon sa isa niyang pinost. Ano yung pinost niya ba? Meron kasi siyang ano eh, na parang story. Oh, tapos ang nakalagay doon, nang makita mo, pinalit sa'yo ng ex mo. Ha? Akala ko ba ako na ang syaka? Ang cheap! Sabing ganun. Oh. Hala, pinapalinggan niya si ano? Leo Bryan, nay? Peter, sino ng Pokey? Namaloy. Ay, tingin mo, nay? Ako hindi, kasi noon ko pa nakausap si Mamang Pokey. Talagang hindi na, okay na siya. Kasi sanay naman daw siya na nag-iisa. Oo, dahil siyempre, nanay nung kanyang, di ba si Shin, yung panganay niya anak, na namatay. Iba rin yung tatay ni May. Tapos, wala na din yun. Tapos, iba rin yung kay Malia. So, nasali na siya na kayaning mag-isa ang kanyang mga anak. Pero, hindi niya inaalisan ng karapatan si Papang B. O'Brien na mahiram at makasama ang kanilang si Malia. Eh, bakit kuya parang affected siya nung may nilalanggin ng iba? Siyempre, kahit naman si Mamang Pokey, pwede rin naman siya mag-entertain ng suitors. Oh, di ba sinabi nga niya sa isang post niya, na-open na yung application? Pwede naman. Diba? Pero salita lang yan ni Maring Pokey, kilala ko yan. Talagang sa kanya, priority ko ang mga anak ko. Hindi yung puso niya pagdating sa pag-ibig. Yun naman yun. Pero, kung sinasabi ni Mrena na bitter si Mamang Pokey, si Mamang Pokey lang ang makakasabi niya kung bitter siya. Pero ako feeling ko sa pag-uusap namin, hindi. Gusto na nga rin niyang mailove sa iba si, si Papangli. Para, di ba, isang sign ng moving on yun. Pero, hindi siguro niya bet yung bagong partner kasi parang baka parang feeling ni Pokey. Sabi niya, baka feeling ni Pokey, sana mas maganda-ganda sa akin. So hindi naman natin alam, hindi rin naman natin na pwedeng husgahan yung new girl ni Papang, di ba? Yes. Kasi naman, wala pa tayong idea. Nagkaka-idea lang tayo dahil sa mga hanas ni Mamang Pokey. Anyway, ang importante ayan, bago na naman yung produkto ni Mamang, mga produkto na kasi siya rin naman may gawa ng latte. Yes. Isa sa laing, sa pinapa gourmet, sa tuyo gourmet. Yes. Oo. Mamang Pokwang's Gourmet. Yes. Ayan. Uy, masarap ang laing ni Mamang. In fairness na po. O-order ako, Mamang, ha? Ako, ang sarap. Wa-etchos. Yes. O, checkin nyo na po yung IG. Di ba? Ni Mamang. Mamang Pokwang's Gourmet. Yan po, ha? Iwas kampo! Ay, speaking of scam nga eh. Oh. O eto, ibang tao, parang feeling ganila, na-scam sila nung parang namalikmata sila dun sa bagong modelo ng White Castle. Okay. Eh, kasi nga, ito yung si Miss Rhea Ataide. Akinuha ng White Castle. The new White Castle girl. Yes, so ibang mga netizen, nagtaas ng kilay. Sabi ng iba, ang taba naman ni Rhea Ataide para kuning calendar girl ng White Castle. Sabi ng ganun. Dahil, saan ba tayo galing dito? Si
Sasa girl na kinuha din. Oo nga. Yung bading, nag-ano pa nga dyan, nag-audition pa nga din dyan si Josa Poco, hindi lang siya nakuha. Ah, talaga? Oo, imagine mo, kasi nung araw kasi sanay yung mga tao na mga sexy girls talaga. Ito kasi, parang hindi sila sanay na hindi na sexy girl, kundi chubby girl daw ang kinuha sa katawan nga nitong si Rhea Atayde. Pero sa totoo lang ha, Diyos ko, pag nakita niyo si Rhea Atayde, una, kaganda-ganda na mo. Yes, totoo. Yung katawan, kaya mong tanggapin kahit umuubo si Brenda. Oh. At saka yung ano niya, yung figure niya na, yung voluptuous, may laman, majubis. Ay, Diyos ko naman. Ganun na talaga ngayon. Eh, hindi lang mapang sexy yung ano, yung likoy na yun. At saka parang feeling ko na yun yung ano nila, yung brand direction nila, di ba? Na parang ano, parang they're embracing, di ba? All gender, all sizes, di ba? Ang gandang marketing ano yun, strategy na, di ba? Walang pinipili. Walang pinipili sa mga gustong uminom. Yes. Kaya pag iinom ka nga ng liquor, ay, wag, hindi ka sexy, huwag ka uminom na ano. Diba? Siyempre, hindi naman natin i-encourage yung mga ano, yung mga tao na uminom ng ano. Kaya kung may nakalagay dun, drink moderately. Yes. Diba? Pero ito, parang okay naman yung iba sa pag-fashaming. Oo nga. Kay Rhea. Parang apektado na nga siya kasi nag-post siya. Ano sabi niya? Basa? Ito na yun. Why are there people who just can't be happy for others? Please make it make sense to me. Nag-reply tuloy yung isang subscriber siguro niya na, or fan. Sabi gano'n, no? Ni Jeffrey Pua. Naku! Ingit lang sila sa'yo. Pabayaan mo na yan sila, Ate Rhea. Congratulations on your calendar cover. Ano ba naman itong mga tao ito? 12 months lang naman ang kalendaryo. Ha? Malayin naman pagdating ng 2024. Si Rhea ulit, pero this time, napaka-sexy na. Tapos magre-reklamo na may iba, ay, mas gusto ko yung dati niyang katawan. Hindi na alam ni Rhea kung saan ilalagay yung sarili niya, mamahayop ka. Ha? Galing ka na naman? May cake ka ba? Diba? Ay nako, ang importante ay alam ng taga-Licor ang kanilang ginagawa. Yes. Pinag-isipan nila ng malaliman yan bago nila kunin si Rhea Atayde. Yes. Oo. Kaya iba, syempre isipin nila, diba, mamatay kayo sa inkin. Actually nga, iba sinasabi, sana all, diba? Diba? Sana all. Oo, diba? Sana, ganyan ang kaseksit, ganyan kaganda. Sana all din, diba? Ganong kaganda si Rhea dahil sila na ni Sancho. Ay, nami na! Miss Karen Davila, na yes, mukhang out in the open naman daw. So, hindi lang sila dating, they're officially together. They're a couple, diba? Correct. Love, love, love! Sabi na lang tayo sa kanila, unang-una, wala naman silang utang sa inyo. Diba? Kung magiging happy kayo sa kanila, definitely, yung tingin din sa inyo ng mga tao, di ba? Positive din. Tama. Ba't ngayon nananahimik ka, Brenda? Kuya, pinipigil ako yung tubo ko kasi naiyan ako kayo. Minum ka na kasi ng gamot. Ha? Pagkaganyan, ako pasusulatin ka na naman nila. Ha? This time, ng reset. Ha? And with that, mga kaibigan, dito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy! Sa mga hindi pa po namin subscriber na po, sana mag-subscribe na po kayo. I-click niyo na po yung subscribe button dyan sa ibaba. At pinigay po aming episode ngayon at meron kayong komento sa lahat ng aming mga chika, i-comment niyo na po yun below, i-click ang like button, at huwag din pong kalimutang i-click ang notification bell. Mag-click niya tayo una-una manonotify na meron kami latest update. At syempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes! Sana mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mamaloy. M-A-M-A-L-O-I. Nandun pa rin po yung aking blog post ng mga predictions sa mga artista ngayon 2023. Ayan. Yeah. Brenna? Yes! Yeah, sino mga ka-update? Ang aking YouTube channel po, Ate Brenna po, M-R-E-N-A. Nandun pa rin po yung blog post. Nawawala ba? Okay. Ano nawawala? At syempre, ang aking panayam, 2-on-1 or 1-on-2. Ha? Yes. Okay. Syempre, ang aking mga inaanak na kagagwapo. Ay! Sinawa.
Dedel at si Andre, ang mga anak ni Wendell Ramos at ni Jomari Ilian at Aiko Menendez. Wow! Nakakatuwa yung kanilang mga revelation. No? Ay! So, anong pakiramdam na may mga actors kayo na parent? Karaniwan daw na nangyayari na kapag galing sa broken family, may pagre-rebelde sa panig nung anak. Umalis ako sa bahay talaga. Dahil, hindi ko na kayo-kaya. Oo, nagalit ako nung matagal. Kaya isa lang din talaga laging tanong ako, man. Ba't ganun si daddy? Ba't ganun si daddy? Naghanap ako ng daddy. Meron akong tuturingin yung daddy. Tapos biglang mawawala. Parang nakapa. Oo. Masyado ang sinisi yung parents. Yun na lang yung meron ako sa aming tatlo. Hindi ko maintindihan kung bakit naiiwan nila mo. Yan! Gagwapo naman ng mga inaanak mo naman! Oh. Nag-a-apply din ba yung mga inaanak? Bago maging inaanak mo, kailangan gwapo tsaka maganda. Baka ba naman, malay ba naman nilang lalakas silang gwapo? Eh? Pero siyempre naman, ano ba mga puno? Kung anong puno siyang bunga? Yes! Oh, hindi ba? Yan ako. Sa OGDS Inspired lamang po yan. Yes! Ha? At siyempre pa, oy, maraming salamat sa Zion Philippines, no? Na kinaiingitan ng bonggang-bongga ni Mama Loy. Yes! Zion Philippines. Eh kasi no, napakabuse ng kanilang massage chair. Talagang buong katawan. As in, from head to toe, ang kanilang pagmamasahe, talagang marirelax ka. Ayan, di ba? Kaya si Mami So, talagang pagdating from Tagaytay, yan ang pinuuna niya. Ang umupo dyan, humiga, humilata, at mag-relax-relax sa Zion na Philippines Massage Chair. Ayan, di ba? Ay, nananayinig si Mama Don. Bakit? Eh, wala akong masasabi na kasi hindi ko pa na-experience. Ay, naku, pumunta ka sa bahay. Ma-experience ko sa iyo. Akala ko may experience ka sa bahay namin eh. Ayan, ay, parinig sa Zion. Zion, Pag marami na rin ako nasasabi tungkol dun sa Zion Chair, alam na. Pero ako talaga, ang gusay sa katawan. At talagang marirelax ka. Siyempre, Pam, maraming salamat sa Premier Drip at Celebs. Yes! Para sa aming cooties, ang skincare namin, produkto yan po ng Premier Drip at Celebs Skin. Yan po kayo magpa-drip, ha? Yes! Kumpleto po, vitamin C, L-carnitine, collagen, placenta, stem cell, diba, lahat. Zinc, yan, lahat po nandyan. Correct. At syempre, ang kanilang facial, ang hulis diga. Naman. At syempre, tuwan-tuwa si Brenna. Nakapirma siya ng kontrata. Ayoko nga! Oh. 1 year contract? From Idealization. Wow! Idealization! Oo, ayan. Oh. Magsasalimin na Rosa. Palalabuin daw niya talaga yung mata niya. Magkaroon ng katutuban. Para lang makapagsalamin. Oo. Hindi lang naman eh kasi yung mga di ba? Matay, prescription glasses yung meron din mga shades, sunglasses. Di ba? Diyan lamang yan sa Ideal Vision. Ayan. Napaka-competitive na kanilang presyo. Yes. At may mga promo po sila dyan. Meron silang 180 branches nationwide. Wow! Diba, Doc Jessica D na namimiss si Lord? Hi, Doc! Naku, ayan na nga. Hindi pa rin ako nakakapunta. Ayan. Promise, Doc, pupunta ako sa'yo. Ayan. Kailan po ba kayo busy? Ay! Linya mo yun. At share pa, ito pa rin po ang inyong lingkod. Papa Austin OGDS. Lagi nang sasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo, tuwing umaga, huwag po tayo makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon! Dahil tayo tayong gigising, ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabi! Every gigising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi niyong inihilit sa amen? Ay! Kitchika mo na! Who's there? Idea. Ay! Ay! Ta-
Doc Jessica sumisipsip. Doc Jessica, oh! Ideal. Pero huwag mong sasamahan ng ubo. Ay! Ayan, huwag yan, nilabag ko niya. Para wala na. Ayan, ideal who? Ideal one. Ideal two. Comment box ng ganito. Ideal three. Okay, naku. Kukuha ka nga ng ano? Ng? Ng papel. Pasusulatin natin ito. Pag tapos susulat, sasaksak yung buwan sa ano mo. Sa lalamunan mo para mawala yung ubo mo. Kanoka ka? Pinitin ba ang Pamela naman niya? Oo nga, pinilit. Dok, Jessica, oh.